Hi! Good afternoon mga kapamilya. Welcome to Correct Ka Chan, your newest and sweetest online showbiz stopover na maghahatid sa inyo ng mga pinaka-push na push na showbiz news. Lahat correct at malakas ang tama. Of course, powered by push.com.ph, ang ABS-CBN's official entertainment website. Today is April 15, Tax Day. So I hope nagbayad po kayo ng inyong mga income tax returns. Kung di ako nagkakamali, ang deadline is until 12 midnight ngayong araw na ito ng Miyerkules. Ito trivia, alam mo ba, recent ko lang nalaman, ang April 15 is worldwide na tax day. Maski ibang bansa, April 15. Hindi ko alam kung bakit. Yun lang, na-share ko lang po sa inyo. Okay, ano magaganap ngayong araw na ito? Nako, syempre pa, bumawi ang ating Itchoserang Frog bilang wala siyang napuntahang event last Wednesday. Last week, wala siya napuntahan. So ngayon, dalawang event po ang nag-gate crash ang ating Itchoserang Frog na si Attack. Umatak po siya doon ng walang imbitasyon. Unang-una na, nagpunta siya sa ASA para kamustahin kung saan ba nag-summer vacation ang inyong mga paboritong ASAP stars. At take note, nandun siya sa celebrity screening ng Nathaniel na magsisimula na sa Lunes sa ABS-CBN Primetime Bida na papalit sa Dream Dad. And speak of Dream Dad, abangan ninyo ang aking One Sweet Day kasama ang Dream Dad cast, si Bastes, syempre pa, si Papa Zanjo, si Alex, si Beauty Gonzalez, at si Baby. Ayan. Ang tunay na pangalan ni Baby, ano? Jana Agoncillo. Ayan. Napakatatas na. Nagulat ako, 5 years old lang pala yung batang yan. So, pinifeed lang sa kanya yung lines, hindi pa siya marunong magbasa, and yet, talaga naman, ang bongga-bongga, ang tatas ng memorization. Galing, bongga. Ano pa bang magaganap? Siyempre, mayroon tayong pustahan. Abangan niya later, alligator. Samantala, ito na munang ating topic sa anong say mo dyan. Kamakailan nga po. Kahapon lang, mainit-init pa eh. Sa press ko ng Nathaniel ay umamin nga na po si Papa Gerald Anderson na sila ay, ano yung term na ginamit ni Je? On a break? Yan, naka-break po ang mainit nilang pagsasamahan bilang girlfriend-boyfriend ni Miss Maa Salvador. Kaya naman ang tanong natin ngayon, may pag-asa pa ba ang magkabalikan si Maa at si Gerald bilang break lang naman ang sinabi, di ba? Kumbaga naka-pause, nakapahinga, ika nga, nakabakasyon, ika nga, ang kanilang pagsasamahan. So, let's see. Ayan. Samantala, ayan, standby kayo sa ating pustahan mamaya, lalo yung mga fans ni Sara tungkol sa inyong ano, pop idol ang pustahan natin later, alligator. Samantala, ito na po ang Sweet 10. 10 maanganghang na balita na pilit kong patatamisin. At number 1, si Direk Paul Soriano, director ng Kid Kula Fu, na showing today, di ba? Na congratulations sa Star Cinema. At sa, anong pangalan ng production ng Direk Paul? Co-prod yan eh. Dahil maliba sa rated PG, so pwedeng bata makapanood, eh graded A po ng CEB, ng Cinema Evaluation Board, ang Kid Kula Fu. So ibig sabihin, maganda talagang pelikula ito. Si Direk Paul Soriano naman ay maliba sa excited siya na showing na ang Kid Kula Fu, eh excited po siya sa bagong chapter ng buhay nila ni Tony Gonzaga na kumpirmado ikakasal na this year. Alam mo, atin-atin lang to. Balita ko, ano, talagang walang announcement at all. Gusto nila pareho small wedding. Walang coverage. Oo. Ako lang, June ba? O yung nga din narinig ko eh. Ano na to? Yung wala na. Surprise. Siguro magpapadala na lang yun ng mga picture tsaka video. Ganun. Well, ganyan talaga. O Direk Paul, bakit ka ba excited? Anong meron? Ano naman, of course, very excited ako. It's a new chapter in my life. Parang, you know, forever na yan, no? But to be honest, Tony's been very busy. I've been very busy. I just came from LA. Tony left for Australia. So I think the only time we're gonna really sit down and plan this wedding is when she comes back. Yun na. Eh, kung maliit lang naman ang wedding, eh madaling, ano yun. Ako, pwede akong ikasal bukas. Kaya kong i-prepare ngayon eh. Basta maliit na wedding lang. Okay. At number 2, Isabel Daza, sinagot ang mga mommy issues. Hindi tukos sa kanya, tukos sa kanyang ina na 1969 Miss Universe na si Miss Gloria Diaz. Inamin po ni Belle na stage mother daw si Miss Gloria Diaz herself. Bakit? Paano? Ano? Pasok, Belle! She's
trying not to be, pero she's there. I think she's a stage mom. She's protective, but to a certain point, which is good. She allows me to do what I want. Parang in the end, she always tells me, it's always your decision what you want to do. Yung kaya di ba na chismis na nag-aaway sila dati sa isang commercial dahil sa pagiging stage mother ni Gloria Diaz. Kasi parang nagtalak na yata yung mag-ina, parang ganun. Oy, pero alam mo, naaalala ko, 2 years ago, birthday ni Timia, parang hot party. So lahat kami, kanya-kanyang abalang hat. Dumating yung bruhang Isabel Daza na yan. Suot-suot ang 1969 Miss Universe crown ng nanay niya na si Miss Gloria Diaz. So nagkagulo yung mga bakla. Ayan ba yung actual crown? Di lahat kami nagpicture-picture. Tapos sinabi nga niya na tumawag yung... kasi kinuha lang niya doon sa bahay ng nanay niya. Magkaiba yata sila ng bahay. Nung dumating yung nanay niya, nalaman na kinuha niya, tinalakan daw siya sa telepono na parang, you better take care of it, ganyan-ganyan. Bakit mo yan parang sinuot sa isang party? Nakakaloka ka, parang ganun. Kaya ingat na ingat buong gabi. Eh, lahat ng bakla gusto namin nakawin yung crown eh, ni Gloria Diaz herself. Okay, abangan po ninyo, meron pong pelikula. Actually, launching movie ni Miss Isabella Daza, Mara. Yan po ang horror movie po yan mula sa Star Cinema. Kasama si... Paolo Abilino, Jasmine Curtis, si Ernesto, si Raiko, Mateo at ang inyong lingkod. Ayan. At eto po, ano ito? Si Yan Lee, may birthday surprise para kay Kim Chu. Ano nga ba itong pinag-aabalang surprise ni si Yan kay Kim na magbe-birthday na next week? At may celebration ba sa ASAP? Wow! Tingnan ko nga anong abala ito si Yan. Feeling ko it's perfect na surprise siya ulit. I think hindi ko alam eh, sa totoo lang hindi ko po masyadong pinaplano kasi 'di ba pag pinaplano mo masyado minsan hindi natutuloy. So okay. Maganda siguro kung mga medyo malapit-lapit na. Hindi kasi siya masyadong mamaterial na tao eh. Mas gusto niya siguro yung nandoon yung bonding, nandoon yung effort na rin kasama. Okay, nako si Yan, dapat ano bongga yung surprise na yan. Tama ba ako nung love team pa ni Kim si Gerald, yung Kim Herald pa, sinurprise ni Gerald si Kim ng kotse? Di ba? Correct! Hindi ko alam kung brand new, basta kung di ako nagkamali, parang kulay pink na kotse. Yun ang surprise si Yan, so beat that. Pero gusto ko yung sinabi ni si Yan na hindi naman materialistic na tao si Kim. So kahit ano, parang yung effort. At nako, yan si Sian, I'm sure mag-e-effort yan ng bongga for Kim para matuwa din ng siyempre pa ang mga Kimsy fans. Eto na. Nako, natuwa kaya ang mga fans si JM De Guzman dahil talaga naman till death do us part. Para talagang pinaglaban talaga ni JM ang kanyang pag-ibig kay Jessie Mendiola na umamin naman na nililigaban siyang muli ni JM. Actually, sinasabi ng mga matatabilang dila, atin-atin lang to eh, parang... nagkabalikan na yata talaga eh. Kaya alam mo, wala pang confirmation. So, JM, ano ba ito? Ikaw nang bahala. Importante. Gano mo siya kaya ipaglaban? Hanggang mamatay. Grabe. Nagpawisa naman ako doon. Ang cute ni JM, no? Oh, at sana naman, this time talagang yun na talaga, di ba? Oo. In fairness naman si JM, talagang nangako na siya na magbabagong buhay and will love Jessie. Sabi nga niya, hanggang mamatay. Uy, ang sweet. Eto na! Nako! Nakakaloka talaga itong mga fans na mga hackers na mga Instagram at ano Twitter account ng mga celebrities. Grabe, buti na lang, na-retrieve na ang na-hack na Instagram account ni Daniel Padilla. Pati na rin yung mensahe na rin siya sa kanyang mga bashers. Pati yung kay Angelica, na-retrieve niya na, di ba? Yung kay Luis Manzano naman, may nag-attempt na, ano, kasi lumalabas pala yun, may nag-attempt na, magbago nung password mo. O, anong, DJ BB, anong mga mensahe mo sa mga yan? Oo, na-hack eh. Pre-retrieve ni Paulen, kaya niyan. Yun na yun, sagot mo, DJ. Akala ko naman. Ha, kaloka itong batang to. Ganyan, man of few words. Ganyan siya talaga. Maski pagkausap ko yan, pero alam mo, ang sweet-sweet na bata niya. Talagang pinupuntahan pa ako sa dressing room ko nung itong One Magical Night Tour namin. Kinakamusta ko, kumain na ako. Kung saan ba daw ako rumampa the night before. Oh, napaka-sweet.
Anyway, ito naman sweet victory po para sa Pilipinas dahil ang superstar Miss Nora Honor ay pinarangalan nga ng Hall of Fame Award sa ASEAN International Film Festival at si Miss Sherry Hill ay nagwagi naman na Best Actress. Samantala, si Mr. Piolo Pascual, si Papa P at ang mga Gutierrez twins and si Rufa Gutierrez ay naging presenter ng gabi niyan. So, may iba pang mga tayong kababayan na nanalo sa editing at sa Best Director. Congratulations po sa lahat. At syempre kay Ate Gay tayo, imagine Hall of Famer ka na, no? Mayroon bang chika dyan si Ate Gay? Ano yun, Ate Gay? More awards, more films, more and more support coming from each government. Films that value the society, films that raise social awareness sa mga fans. Para po sa inyo to. In Venice, nag-outfit, naka-Filipiniana si Ate Gay. Kasi yung Star Awards ba yung huli awards night na minaungan lang sila ni Ate Gay. Tapos naka, parang ano, naka, ano yung Doc Martens na boots? In fairness, congratulations sa Ate Gay. At ang ka-level niya na in-awardan, si Jackie Chan, ha? Diba? Ganun yung level. Kaya nakaka-proud. In fairness talaga dito kay Ate Gay. Congratulations, Ate Gay, at sa lahat ng mga Pilipino na nagwagi sa ASEAN International Film Festival Awards. Samantala, congratulations din kay Mateo Guadacelli dahil talagang sinabi na ni Sarah na si Mateo daw ang first boyfriend niya na legit. At take note, going strong po talaga ang dalawa. As a matter of fact, si Sarah mismo nagsabi na super close daw itong si Mateo sa kanyang daddy. Ano ba ang daddy ni Sarah? Daddy Delphine. Ano na? Nahihirapan. Paano pa kay Mami Divine? Mas nahihirapan maging close si Mateo kay daddy? Mas okay na siya ni Mami Divine? Oh boy. Jackpot ka naman pala. Yan, padala mo na maraming shampoo kaya itong si daddy. Di ba yung nangyari sa ASAP? Yung sumama si daddy sa parking lot dahil may gift pack na may... Ay, nako, congratulations pala. O, dito sagot ni Mateo. Ay, ni Sarah ba? O, go Sarah. Tawa ka na rin. Ay, tignan natin. No? Talaga minimin niya yun. Basta first time po sa akin nangyari lahat. So, malaking leap siya sa akin eh. Kasi, imagine, ngayon ko lang ito na experience. So, nagiging learning process din siya sa akin. Yung story niya, yung story ng ginagawa niya. Yung kami po, ako ay isang aspiring na musician, artist, ganyan. Tapos si Papa P, siya yung mas established na artist, na parang naging mentor ko, ganyan. So, kung paano nabuo yung love story, kung paano umikot doon sa music, yun yung makikita natin. May kisig-sin na nga abangan? Ay, abangan nyo. Gustong-gusto ko nga eh. Gusto sa lahat, hindi ka pumayag. Gusto ko nalaga. Kung sakali, papayag ka na. Gusto ko. Gusto. Sana naman meron na. Sana pumayag na. Si Mami Divine atang may ayaw, di ba? Sana meron na. Parang it's about time, di ba? At least Sarah, ang kakisisi mo naman si Papa P. Might as well, di ba? Kasi yung last movie ni Sarah na lahat ng tao sumisigaw sa sinihan kasi nga hindi wala na namang kissing scene. Ito sana meron na talaga. At si Sarah naman na nagsabi na gustong-gusto niya. Excited na ako sa movie na yan. And I'm so happy for Sarah. Ang ganda ni Sarah ngayon, no? Ang babae proven na mas gumaganda o nagpapaganda pang may boyfriend. Yung mga lalaki, pag may girlfriend, tumataba. Di ba? May tendency magpabaya sa sarili. Yung mga babae, nagpapaganda lalo pag may boyfriend. Di ko alam kung ako lang yun. Or ako, pag lalaki ako, pag may boyfriend ako, hindi ko maganda. Ay, yun talaga ang buhay. Oy, eto! Nakakaloka. Confirmed. Dalawang aktres po ang umami na sila yung nagdadalang tao. Yan po nga po ay si Empress at saka si Miss Marian Rivera. Uy, congratulations sa inyong dalawa. Ang bongga naman yan ah. Sino ba ang na-interview natin? Ah, wala. Kino-congratulate lang natin silang dalawa. Ayan. Congratulations sa inyo. Si Empress ay ang
ay ang ama ng babe, magiging baby ay si Vino Gingona na isang model at apo yata to ni Senator Gingona, 'di ba? Ang gwapo. Nakita ko yung picture. Tapos ano, anak mayaman, summer in Mindanao, over the rainbow, way up high. At syempre, ang aking kaibigan naman na si Marian Rivera ay kay Papa Dingdong. Grabe, ano kaya magiging itsura ng anak ni Dingdong tsaka ni Marian? Napaka-cute at ang gagwapo siguro. Congratulations sa inyong dalawa ng bonggam-bongga. At number 9, Casey Concepcion, eh, nagkomento tungkol kay, sa maganda daw na pinalaki ng kanya mga magulang itong si Inigo Pascual. Live yung sinabi ni Casey, di ba? Kasi magkatabi sila sa SP. Ah, so at si Casey tsaka si Inigo nag-uusap. Si Casey tsaka si Piolo, hindi pa din. Ah, talaga? Tinan ko nga. Meron ka ba mga The Moves na baon? The Moves? Dyan? Siyempre, meron akong baon ng The Moves. Pero, para lang yan sa isang institusyon na tao. Yeah! Alam mo ha? Kasi ko, naturuan ka. Yeah. Kasi kami nalaki ka ng maayos. Ayun naman, pinalaki naman na nga naman ng maayos. Kasi ano, napaka... kasi galing pala yung statement kasi na Inigo na may The Moves ako for one girl lang. Which is very good naman. Tama! Malapit na pang mapanood ha, ang pelikula na yan na ni Inigo at ni Julia. Kasama nila syempre ang Jadine. Para sa mga hopeless romantic. I saw the trailer, kinilig ako. Ang ganda. Eto na po, at number 10. Kagahapon nga po, umamin na po si Papa Gerald Anderson na on a break, pahinga, rest muna ang kanilang pagiging girlfriend-boyfriend ni Miss Maa Salvador. Nakakalungkot, pero eto na, binasag na ni Gerald ang kanyang katahimik. Opo. We are taking a break muna sa relationship namin. But okay kami. We're on very good terms at nag-uusap kami and we're doing this together and we're taking this step by step together. All we ask right now is just please respect our privacy. Please respect her. Yeah, yun lang. Pero okay kami. Alam mo, bago mag-Holy Week, lumalabas na yung balita na yan, di ba? Kaya lang, nakita ko, sa Instagram ni Maha at Instagram ni Gerald, pareho silang nasa beach. So, akala ko magkasama. So, sabi ko, wow, dito toong break. Yung pala magkaibang lugar. Si Gerald kasama ang kanya mga kumpare na mga lalaki sa more in Batangas. Mantalang si Maha naman kasama si Tao at saka si Kay. Basta yun, yung kanya mga kaibigan naman. Nasa Bali, Indonesia naman sila. So, yon. And kagabi nga, nagsushooting sa, may bagong movie kasi Maha sa Regal kasama si Papa Dennis Trillo. Ang director nun, ang kaibigan ko si Derek Chris Martinez. Yung nga, parang okay naman daw si Maha sa set. She doesn't look sad. So, siguro feeling ko yan, nag-usap talaga yung dalawa. Sige, yung ibang opinion ko pa tungkol dyan sa breakup na yan, mamaya sa ating anong say mo dyan. Samantala, eto na ang ating pustahan. Kung saan meron kayong pagkakataong manalo ng pampaganda, ang Kojic Soap mula sa Skin Blend, thank you very much po. At bonggang-bonggang Android phone. Ayan, ay ko nakakalimutan yung word na Android. At ang CD ni Papa JR. Tapos, sabi ko kay EJ, hingan din naman ng ano, hingan din ng gift pack na, naman from ano, Mateo, di ba? Oy, meron pa, premium rin yan nung mananalo sa pustahan today. Meron ka DVD, original DVD to syempre, ng Amazing Private Benjamin 2 mula sa Star Home Videos na available na po ang DVD na yan nationwide sa lahat ng mga tindahan ng DVD. Okay, kasama yung sa premyo. So marami-rami ang premyo sa ating pustahan. At ang tanong, ay, ganito lang po kasimple ha. Ititweet nyo lamang po ang inyong pangalan, ang inyong address, at ang inyong edad, at importante ang hashtag na pustahan dahil dyan po kami pipili kung sino ang mananalo today. Okay. At ang winner today, i-announce na natin next week na. Okay. Eto na ngayon. Ang tanong. Paborito palang kanta nito ni Sarah at ni Mateo Guidicelli, ang Thinking Out Loud na kanta ni Ed Sheeran. Ayan.
ano, team song ba daw nila to? Or basta gusto lang nilang dalawa? Dinededicate ni Sarah for, ano, Mateo. Wee! Ang sweet naman. Ah, kasi birthday ni Mateo. Okay. Kaya naman, ang tanong, ano ang paboritong linya ni Miss Sarah Geronimo sa kantang Thinking Out Loud ni Ed Sheeran? Is it letter A, I will be loving you till we're 70? Or B, people fall in love in mysterious ways? Or letter C, di ko alam yung tono nito, take me into your loving arms. Meron ba tayong video? Meron tayong video, pero huwag muna lang tinagyan ng sound. So yung mga magaling mag-lip-read, malilipid din yung ang sagot ni Sarah. Tingnan ko nga, Sarah. Ano ba yung sagot ni Sarah? Ito, hap ko sa tayon. O, oh, diba? Dinab-smash ko si Sarah. O, oh, yun. So, is it letter A, B, or C? Mag-tweet na po kayo sa @correctkadyan. Siyempre, yan po ang aking Twitter account. Huwag kalimutan lagay yung inyong pangalan, edad, address, at ang inyong sagot, A, B, or C, at ang hashtag na pushtahan. Ang dami natin pa-premyo sa mananalo today. Samantala, ito na nga sinabi ko kanina, dalawa ang segment niya ngayon, dalawang event ang inattack ang ating Etchuserum Frog. Dahil last week, wala siyang napuntahang event. Ito, this week, sinigurado niya na may mapupuntahan siyang event. As usual, nag-gate crash siya. Walang invite. Nagpunta lang siya doon. Una niyang pinuntahan po ay ang set ng ASAP 20. At tinanong niya ang mga ASAP stars kung saan ba nagbakasyon nito nakalipas na bakasyon. Pasok, Etchuserum Frog. Ako mga kapamilya, ako ho si Atak, ang Etchuserum Frog sa Korekadyan. Aalamin ho natin kung ano ho ang ginawa natin ng mga kapamilya stars noong nakaraang Holy Week. Saan kaya silang bakasyon? Alamin natin sa ASAP. Kumusita ako sa beach house namin sa Batangas. Kaya doon ako kasama yung friends and family mo. So, balak mo naman ito sa dati. Sama ka naman. Sa bakong summer. Kung may pagkatapos ng taping siguro, kung may time, gusto sana mag-record Relax, congratulations sa number one talaga kayo. Kahit saan ako pumunta, kahit sa mga tips ng mga ka-chat ko, grabe talaga ang sure. Maraming salamat. Thank you. Well, umuwi ako ng Iloilo. Siyempre, spent time with the family. And then, bumunta kami sa Dimaras, sa private family island namin. Meron kaming maliit na white sand beach na doon, pumupunta kami doon pag may time. Iba talaga si Jed doon, kasi sa Boracay, meron itong resort ng family niya. Tapos sa Guimaras naman, ako saan yung private. May ilig kami sa beach. Alam mo yun. Mm-hmm. So yun, doon lang kami for 3-4 days. Wala, ano, relax lang. Siyempre, nung Good Friday, nag-pray kami. Of course, inano namin lahat mga tradisyon namin, at mga prayers, and doon lang, nag-enjoy kami ng quality time with the family. Kami, nag-training ako kasi malapit yung triathlon. Si Mads, wala kasama mo? Hindi, nag-abroad siya with her friends. Gusto sa akin ng mga ako. Ano? Kaya tinawagan mo? Okay, kula kami. Walang kaya ba? Para at least mabawasan ka ng konti. Huwag na. Subing ang manager. So, huli week na lang nagbatangas lang ako sandali. Day 1 sa mga barkada. So, yun, very simple lang naman. Wala si Angel. Wala si next day sa Manila dahil may mga tinayos din siya dito sa atin sa Manila. So, lalik mo na sa akin si Angel. Pagbalik din namin dito, bumawi na ako na si Angel sa kagabi nga na nag-impromptu date night kami. Phuket. Thailand. It's our national pop-up.
Summer, pumunta kami sa Boracay for 4 or 5 days. Beach lang, hangout, relax lang. So, all men, with dates? Ano, kasama ko niece ko and my girlfriend with her family. So, tapos kasama ko din friends ko si Chris Lawrence, and shoot kami ng music video with AJ Rafael. Wow! Ito ba Sabi Brothers pa? So, ang dami namin ginawa din habang function. I stayed with my family. Holy Week sa Batangas. For 2 days lang sa Thailand, so mag-get ng doon, yung getaway lang. But then I have to return kasi birthday ni Daddy ko April. So balik agad. Ano ginawa ko ng Holy Week? Noong Holy Week ko, actually hindi naman po ako umalis ng Manila. Stay ako sa bahay. At noong Friday ko, kasama ko yung family ko na nag-visita iglesia sa Manila. Kasi yung ilang sa mga simbahan talaga na malapit sa akin. Talagang dito, every pag-ulimit ko, pinapakahan ko. Kung wala man ako sinipo. Ang ganda naman, nakakatas sa mga yan. Lalo kami dito sa Lord niya. Sana po! Yes, muna ko kayo mag-iwa yun dahil mga kapamilya. Nalaman natin kung anong ginawa ng ating mga kapamilya stars. Siyempre, ako po ang inyong kapatid sa Jerome Pratt, si Atak, para sa Uy ka dyan. Tapos na ito. Bakit ka dyan? Napasin yung si Atak, ang ating Etchusero Frog. Parang, yung mga artista, parang nagugulat, na parang, pag nilalapitan niya, parang nagugulat, na parang nagugulumihanan, na, yung parang, pag nakasalubong ka ng taong grasa, yung parang gano'n yung gulat, tapos, pero hindi naman galit eh, more on gulat, hindi naman din takot, more on, baka Atak ha, ikaw na. So, hopefully, darating yung time masasanay na sila kay Atak. Makikilala na nila si Atak ang ating Etchuserong Frog. Ayan. Salamat, Atak. Mamaya, babalik si Atak dahil kinover po niya nang walang pasintabi at walang paalam ang celebrity screening ng Nathaniel last Sunday. Kapamilya, nabitin ka ba sa Korek Ka Dyan? Mag-subscribe na sa ABS-CBN Entertainment para maging updated.